Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, meron tayong titingnan na bagong box. Ano ba to? Here True Freedom. Wow! A new generation of fast charging HD digital display, 6,000 mAh large capacity, 5 devices simultaneous output. So power bank mga ka-DIY, 60,000 mAh. At eto nga siya, o di ba? Ang ganda, ang cute, sleek, ang elegante ng design niya mga ka-DIY, oh. So ito ay power bank from Auto Project. So Auto Project, tapos Thunder Block model, tapos yung capacity nito mga ka-DIY ay 60,000 mAh. So ayan siya. So ang cute niya, oh, 'di ba? Ang liit lang. Tapos compact. Paano bang style to? Pa-cube. Cube na pahaba. Tapos ang ganda ng handle niya mga ka-DIY. Ang astig. O, di ba? Tapos para i-power on. Ayan. Uy, ilaw pala yun pag na-long press. Fail. Ayun. So, ayan. Power on. Ginamit ko siya mga ka-DIY. Kaya 70% lang. Ayan. Nag-a-idle off siya pag hindi ginagamit. So, 70% lang yan kasi ginamit ko. Tapos, meron siya, oh. May pa-numbers-numbers pa dyan sa magkabilang side. So, first impression sa power bank na to, mga ka-DIY, nung pagkabukas ko pa lang sa package, excited na ako. At ayun nga, hindi naman ako nabigo kasi napaka-cute. Ang handy, ang dali bit-bitin, hindi mo kailangan hawakan ng ganyan kasi may handle, di ba? So, easy, so portable, mga ka-DIY. 60 plus kasi 60,000 mAh to from manufacturer. Tapos ang maganda dito, merong 5 outputs. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. Ito kasi, di ba, nakalagay input. Pero output din siya mga ka-DIY. So, dual purpose to. Input-output type C. Ang ganda. Tapos meron pang LED mga ka-DIY, dalawa. So, kapag brownout, gamit na gamit yan. Tapos, sabi pa nga pala sa manufacturer, hanggang 30 watts daw to. So, comparable sa ibang power bank sa market kasi may na-review na rin tayo dati na 60,000 mAh mga ka-DIY. So, kung ikukumpara natin doon, so for comparison purposes, yung power bank na yun, hanggang 22.5 watts lang yung maximum output. Ito, 30 watts daw. So, susubukan natin if kaya niya talaga ng 30 watts. So, paano niya ba nakuha yung 30 watts mga ka-DIY? Meron kasi itong dual chip na tinatawag or dual core chip. Ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, dalawa yung power bank circuit niya. Meron tayong normal lang na 10 watts power bank. Tsaka ito yun naman, yung power delivery power bank. So, dalawa siya separate. Kaya niya nakukuha yung 30 watts kasi ito daw, yung power delivery, 20 watts. Tapos itong normal power bank natin, 10 watts. So, yun yung total ng 30 watts. Compared nga natin dun sa isang power bank na 60,000 mAh lang, na old design na yun mga ka-DIY. 2 years ago ko na ata na-review yun. So, hanggang 22.5 watts lang yung maximum nun. So, subukan natin yung 30 watts mamaya. So, another for comparison pala. So, yung dating power bank, ang liit lang nung screen natin, yung bilog lang na ganyan, tas nakalagay yung 100% capacity. So, ito, astig, meron tayong mas malaking screen. Tapos ito, nakikita nyo, may scale dyan na 5, 9, 12, 15, 20. Input watts yan. Tapos ito, output watts. So, ang galing, di ba? Nakikita mo kung ilang watts yung pumapasok sa charging niya. Ito yung charging input natin, dual, type C and micro. Tapos nakikita mo rin yung output galing dito sa ating USB-A output. So, ang astig nun. So, comparable nga, doon sa isa, mas high-tech yung ating LCD na ngayon, di ba? Same price nga lang pala itong mga ka-DIY nung normal sa market, ha? Yun yung pinaka-main factor kaya gustong-gusto ko to. Halos same na same price lang, pero what you get is more, o, di ba? English. Puro ano. So, sa mga nagtatanong pala ng mga ka-DIY ko dyan kung ano yung pinaka-marirecommend ko na 60,000 mAh power bank, ito na talaga yon, promise. So, ito, isa pang comparison natin dun sa old style ng mga power bank, meron tayong 5. 1, 2, 3, 4, 5 nga. Dun sa isa, 4 lang mga ka-DIY. Tapos, wala pang LED. Itong may LED torch. So, plus-plus yon mga ka-DIY. O, di ba? Napakaganda.
Stay tuned pala hanggang dulo ng video, i-announce natin yung winner ng ating third batch ng third year anniversary ng ating DIY Pinoy. So, proceed naman tayo sa testing. Syempre, hindi pwedeng hindi natin i-test para makita nyo na gumagana yung ating input at output. Ipapakita ko sa inyo yung 30 watts, 20 watts at 10 watts mga ka-DIY. DIY, unahin na natin yung ating charging. So, meron ako ditong 20 watts na quick charge charger. So, subukan natin kung mag-charge siya. Meron tayong watt meter. Tapos, meron din tayong meter sa ating LCD. So, tingnan natin kung 20 watts talaga ang ating charging. So, ayan mga ka-DIY, charging tayo 20 watts. So, tingnan nyo, nakikita nyo ba? Sorry, nagre-reflect yung ating liwanag. So, ayan, mababasa nyo, input 20. So, 20 watts yan. Ang galing ha, astig. Diba, hindi mo makikita yan sa dating power bank na nireview natin kasi ito, may LCD talaga, mas maraming detail. So, ayan, legit naman, 20 watts din sa ating watt meter, 20 watts charging. So, astig, meron tayong 20 watts input charging dito. So, meron din pala tong version na merong 36 watts. Kaso, hindi ko lang sure kung itong power bank na to yung merong 36 watts na charging option. Kasi, parang dito yun eh. Hindi siya LED, pero instead, parang DC jack dito. Pero, hindi ko kasi masubukan kung merong 20 watts to. Wala kasi akong 36 watts na power delivery charger. So, kung meron kayo, pwede nyo i-try mga ka-DIY and then comment lang kayo kung masubukan nyo. Sa mga interested pala sa napakagandang power bank na to, syempre, Auto Project Philippines, maraming salamat. Ilalagay ko po yung link ng Lazada and Shopee Shop nila sa video description. So, yun lang yung i-click nyo kasi may ibang seller na gumagaya sa kanila na sobrang mahal, doble yung presyo, huwag nyong bibilhin yun. Kasi ito po, 2,049 lang yung kanyang SRP sa Shopee tsaka Lazada. So, napakamura mga ka-DIY. Sulit na sulit ang power bank na to. 60,000 mAh or equivalent sa 222 watt-hours. So, ang tagal na nun mga ka-DIY. Imagine kung meron kang 10 watts na load, 22 hours mo magagamit. Kung meron kang ilaw na 10 watts, so 22 hours mo magagamit. Ngayon, i-try naman natin yung ating output. Kung kaya talaga yung 20 watts. So, ayun. Kaso, yung 20 watts na yun is power delivery. So, pag power delivery, yun yung nag-change yung voltage natin from 5 volts, 9 volts, at saka 12 volts. So, hindi mo basta-basta mapapalabas yung 12 volts dito sa mga port na to kung walang power delivery protocol yung device mo mga ka-DIY, which is yung cellphone mo nga o kaya yung laptop mo, meron silang power delivery protocols na tinatawag. So, para masolusyonan natin yon, meron tayong gagamitin na device. At ito na ngayon mga ka-DIY, ang tawag dito ay power delivery decoy. So, decoy. Lolokohin natin yung power bank na to na gagamit, mayroon tayong ano, ang tawag doon, lolokohin natin siya na makikipag-communicate tong board na to para maglabas siya ng 12 volts o diba astig. Testingin natin, kailangan lang natin ay, kaso sa testing na to mga ka-DIY, tinry ko siya ikabit dito sa dalawang power delivery output na to na USB, hindi siya nakikipag-communicate ng maayos, pero tinry ko siya dito sa ating input-output, so mas okay yung communication, naglalabas siya mga ka-DIY ng 12 volts. So pansinin nyo pag sinaksak natin yan, o diba? Red tapos blue. So working yan. Ang output nito 12 volts. So pakita ko sa inyo na may 12 volts yan. So gamit ang ating DC watt meter. So isaksak ko na yung DC watt meter. So meron lang akong mga connectors dito para makakabit natin yung ating DC watt meter. So makikita nyo. Ayan. O diba? Meron na tayong 12 volts. So lumalabas dito sa ating USB Type-C dito 12 volts na dahil sa ating power delivery decoy. Kung wala to, hindi nyo mapapalabas yung 12 volts kung wala kayong power delivery na device mga ka-DIY. So 12 volts, testingin natin kung kaya niya ngayon mag-output ng 20 watts. Kasi yun yung target natin dito, lumabas is 20 watts mga ka-DIY. Ikabit ko yung aming DC fan tsaka router para makita nyo. So ayan, power delivery port. Meron tayo ngayong 20 watts.
electric fan at saka router, mga ka-DIY, ayan. Nakita nyo umiilaw yung router. Tapos number 3 yung ating DC fan. So astig, di ba? 20 watts. Ngayon, hanggang 30 watts to kasi meron pa tayong 10 watts dito sa port na to. I-try din natin isabay kasi dapat yun yung maximum niya, 30 watts, sabay-sabay na nakasaksak sa dalawang power bank natin. Ayan mga ka-DIY, para sa ating 10 watts load, ang kinabit ko para sure kasi wala akong USB tester na 10 watts, ginamit ko na lang yung ating A-Torch battery tester kasi pwedeng load test din to eh. So nakaset ako dyan ng 10 watts. So 10 watts yung lumalabas sa ating USB-A, 10 watts mga ka-DIY. So astig, legit na 10 watts naman plus 20 watts. So kaya niya talaga mga ka-DIY ang ating 30 watts na specs. So sabi niya 30 watts. So legit kasi 20 plus 10 mga ka-DIY. So astig na astig yung ating power bank kasi kayang-kaya niya talaga yung 30 watts. Higit na higit dun sa 22.5 watts na maximum ng ibang power bank na available sa market mga ka-DIY. So amazed na amazed talaga ako dito kasi imagine kung meron kang fully charged na ganito 222 watt hours, meron ka halimbawang load 20 watts electric fan tsaka router, magagamit mo for 10 hours, roughly siguro 9 to 10 hours kasi merong conversion loss yon. So imagine magagamit mo na siya, ready ka na sa brownout, di ba? Meron ka lang nito worth 2,000, hindi ka bumili ng sobrang mamahali na generator na kailangan mo pa ng gas, ng solar panel. Ito lang, i-charge mo kapag hindi mo ginagamit yung charger ng cellphone mo, type C, ipang-charge mo sa kanya, tapos pabayaan mo lang siya overnight. And then ready ka na anytime na mayroong brownout, may magagamit ka sa inyong pamilya, di ba? 5 device pwede sabay-sabay. So ito, 20, so hindi pwedeng 20-20-20 ha, isa lang yung maximum na 20. So kung sinaksakan mo lahat yan, mahati yung 20 watts mo dyan mga ka-DIY sa tatlo. So ito, mahati yung 10 watts mo, kung dalawa yung nakasaksak, magiging 5-5 yan. Pero isang single port, yun nga, namamaximum natin yung 10 watts output niya, tsaka yung maximum natin na 20 watts dito sa port na to. So ngayon, ang tanong dyan, legit ba na 60,000 mAh itong power bank na to, kahit ganito lang siya kalaki? So abangan nyo yung part 2 mga ka-DIY, kasi i-tear down natin to. So ipifigure out pa natin kung paano bubuksan. And then, itetest natin yung ating battery, ayan o, gamit yung si A-Torch. So, pero kung interested na kayo i-check itong power bank na to na napakaganda talaga, link nasa video description mga ka-DIY. So, maraming salamat O2 Project Philippines for sending us this Thunder Block 60,000 mAh power bank na napaka-legit talaga. So, baka sabihin nyo bias ako ha, pero hindi. Kung ako man bumili nito, masayang masaya ako, nasulit yung binili ko mga ka-DIY. So ito kasi padala nila to sa atin, syempre re-reviewin natin to honest at walang halong biro. Na natuwa talaga ako sa power bank na to kasi ang cute talaga. Ang bonus pa nito, may iba-iba siyang kulay. So meron tayong black, meron din tayong royal blue, pink, white, at saka yung ano ba yun, yung camouflage pang military kung gusto mo yung ganun mga ka-DIY. So diba, ang dami mong option sa kulay. So kung mahilig ka sa white, aesthetic sa'yo yung white, white yung bilhin mo, saktong-sakto sa workstation mo mga ka-DIY. So hanggang ngayon working pa rin tayo 10 watts at saka 20 watts, walang kaproblema mga ka-DIY. So yun lang para sa power bank na to. Abangan nyo yung part 2, i-test natin, and then proceed na tayo ngayon sa giveaway ng ating third batch ng third year anniversary ni DIY Pinoy mga ka-DIY. Ito nga pala yung Shopee website ni Auto Project PH mga ka-DIY. So ito nga, ito yung sinasabi ko na may iba-ibang kulay yung ating power bank. So di ba ang astig? Camo pala yung tawag doon, camouflage, tsaka yung pink. Kaso sold out kasi... ayun, magaganda kasi, mabenta eh. Pero abangan nyo lang, magre-restock sila nyan mga ka-DIY. So, 2049
Tapos Auto Project PH yung pangalan ng kanilang shop. So legit na legit yan, oh, 'di ba? Puro 5 star kagad kasi maganda talaga yung kanilang power bank. Yan yung sa Shopee nila, and then sa Lazada. So ayan, ito rin same naman, 2049 with different colors, mga ka-DIY. Yan, ayan yung shop nila sa Lazada, Auto Project Philippines. So ngayon, proceed na tayo sa ating giveaway, DIY Pinoy, and then kopyahin natin yung link ng ating video last time. Alin ba yun? Ito, yung ating mini UPS testing na video. So, kukunin natin yung link para makuha natin yung ating winner. So, kukuha tayo ng tatlong winner dyan, mga ka-DIY. YouTube comment picker. Paste lang natin, filter duplicate. So, 42 comments. So, sa 42, may tatlong mananalo, mga ka-DIY. So, congratulations na kaagad in advance. And maraming salamat sa pagsuporta sa ating YouTube channel, mga ka-DIY. Yun, unang-una. Hashtag DIY Pinoy 3rd Anniversary. Sana yung pala rin ako manalo. Prime Nadella. So, check natin yung Facebook niya, ni sir or ni ma'am. Ang una palang giveaway natin is yung ating emergency light from Shopee na upgraded. So, ayun. Sinare naman ni sir Prime Nadella. So, may mga tinag naman siya. Pasok. Tapos, public. So, maraming salamat, sir. Nanalo ka po ng emergency light. So, kontakin mo lang kami sa Shopee. And thank you sa pagsuporta. So, second winner. Proceed na ulit tayo, mga ka-DIY. God bless, sir. DIY Pinoy. Hashtag DIY Pinoy 3rd Anniversary. Jonathan Lauta. Ayun, August 30, shinare niya yung ating simple Bluetooth speaker. 1, 2, 3, 4, pwede na yan. So, congrats Sir Jonathan Lauta, nanalo ka ng emergency light, yung ating junction box na emergency light. So, kontakin mo lang kami Sir sa Shopee. And then, para mabigay po namin sa inyo. Maraming salamat po. And last winner natin ng mini UPS naman. So, pick. Hashtag DIY Pinoy 3rd Anniversary Pabling Itimoy. So, mini UPS. Ayun. So, congrats Sir Pabling Itmoy, Whitemoy, nanalo ka po ng mini UPS. So maraming salamat sa pag-share ng aming DIY wind turbine generator for home. Maraming salamat po sir. Ka-DIY, maraming salamat po. And para sa ating Powerbank Auto Philippines, Auto Project Philippines, maraming salamat po ulit. Abangan nyo mga ka-DIY yung second part ng video na yon para sa power bank, iti-tear down natin at iti-test natin yung battery capacity. So, yun lang para sa video na to. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Comment lang kayo kahit ano, binabasa namin yan kahit hindi ko nare-reply mga ka-DIY. Medyo busy lang. Thank you for subscribing.